ay sa ihip ng hangin. Hindi mo napapansin ang bilis ng kanyang pagdating. Magandang gabi sa inyong lahat. Good morning night muli mga kababayan. At ito muli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Ayun. Sorry ka nga. Ito yung sulat ni ano, ni Ferolino. Kay Abas. O yan o. Tingnan natin yung page 2. Eh. Pinagmamalaki niya yung singsing niya. Nagmamalaki niya kay Briones. Kaya pala, bully. Hamag-hamon ng debate. Alam niya pala na hindi makakapalag dahil under niya. Diyos ko. Sabi, initially, Commissioner Guanzon announced on Twitter that the case is set to be promulgated on January 17. It was Twitter and not the commissioners who first knew that the promulgation day, of the promulgation date. Okay, so ito maliwanag. Sinasabi kasi ni Guanzon na meron daw silang internal, meron silang agreement, not just an agreement, but rules daw ng Comelec amongst them na 10 days lang. Eh kung titignan nyo naman doon sa first page, di ba, kailan lang nagdatingan sa kanila yung mga ebidensya? Diyos ko, 14, tapos ito 10 days mo, 3 days lang.
Oh, sabi naman niya rito, eh, napakatagal naman to. Kung ganyan ngayon, haba, nagpas na sa oras, nagpas na sa pecha, eh, nagka-COVID-COVID pa. Di ba? Siya daw, in 3 days lang, nagawa niya na yung kanyang dissenting. Oh, kaya ngayon, yung isang commissioner din nagtataka na usually, kapag may ponensya na, yung lalaki, sabi niya, pag may ponensya na, ibig sabihin, most likely, meron ng desisyon. However, hanggat hindi pa napipirmahan ng mga commissioners yan, yung draft, ay pwede pa, marami pa pwedeng mga magbago, sabi niya. So, nung narinig ko yun, naisip ko, teka, kung gano'n, may marami pang pwedeng magbago. So, ibig sabihin, etong si Guanzon, she is suspecting na ang boto nitong mga kasama niya ay not DQ si BBM. Diba? Siya din-DQ niya kasi talaga namang mismo sa tinig niya lang. Diba? Antay na antay talaga sa Marcos si BBM. Bukod doon, binaba niya yung kanyang level bilang law professor na wala nang kwenta yung desisyon ng Court of Appeals na ikinorek yung pagkakamali ng lower court. Oh. Na walang dapat ng kulong-kulong kasi nga nagbayad naman. Ang kanyang argumento, hindi nagbayad ng buwis. Eh yung hindi pagbabayad ng buwis, it has been corrected and superseded. Di ba? So, pinipressure niya yung mga kasama niya, lalong-lalo si Ferolino, na bagong-bago lang. Sabi niya nga, junior commissioner. Tapos siya ang senior, ang pinaka-senior commissioner. And in fact, dalawa sila, saka yung may kasama pa to, na sabay na aalis. O tatlo, no? Na aalis this February 2. O, ngayon, pagka nawala na ho si Guanzon, po pwede ho hindi na po gayahin kung ano yung desisyon niya dyan. Kasi iba na ho yung pipirma dun eh. O, ibang commissioner na eh. At saka kahit maging ganun pa, baka imbis na ma-DQ nila si BBM, eh itong dalawang commissioner, eh mag-not-DQ na. Which is okay. Diba? Kasi ang importante sa akin mga kababayan, huwag nilang i-DQ si BBM. Bakit? Kasi yung mga prior decision ng ibang division, katulad na lang ng division itong second division, abasihan lang din naman nila itong lower court. So, kung hindi DQ sila, dapat hindi DQ sa first division. Bakit? E same basis naman eh. At saka dapat patatagin nila ang integridad ng Comelec. Kasi kailangan maging calibrated sila, hindi yung itong mga taong ito, ganyan, itong grupong ito, tapos may kalabilang grupo, baliktad man. Hindi dapat ganun. Diba? Makikita natin doon ang politika sa kanila. Eh, dapat ito, independent body ito eh. Pero hindi yun. Ito, makikita niyo si Guanzon sa mga pananalita. Diba? Eh, talagang politikong politiko. Hindi ko nagkakamali. Dati siyang politiko eh. Nung natalo siya sa halalan, hindi ko lang maalala kung anong posisyon. Nung natalo siya sa halalan, yun na, tumigil. At then, ito na, i-appoint na 6 years ago. 7 years ba o 6 years ang posisyon nila dyan sa Comelec. Anyway, sabi rito, contrary to the presiding commissioner's claim, I truthfully say that there was no internal agreement. Guanzon, ano ba yan? Wala raw kayong agreement sa first division na yung promulgation nga isa 17. Diba? Siya lang ang ready, si Guanzon. Sabi niya, I'm ready on the 17th. Sabi niya, it was the presiding commissioner herself who set the date and impose the same upon me and Commissioner Marlon Casquejo. Yan. And then, in all honesty, Chair, paliwanag niya kay Abbas eh, it was not only the date of the promulgation that she imposed upon me. She also consistently took liberties in telling me to adopt her opinion. Ibig sabihin, huwag ka nang mag-isip, sundan mo na lang yung sinasabi ko. Ganon. O, diktador. Ito pa. She even issued a memorandum incorporating her separate opinion on a resolution that is yet to be released. Napabraso na, nag-issue na ng memorandum. Okay, and then the presiding commissioner of the first division is putting the cart before the horse. Imagine niyo yung kabayo, nauuna na sa kabayo yung kanyang kalesa. So ano direksyon nito? Rumble na, kung saan na kayong patungo. And this is what exactly happening now. Diba, sabi nga kanina ni Tita Irene Whitelock, pinagulo lang ni Guanzon. No, ito pa.
The presiding commissioner of the first division is putting the cart before the horse to justify her demands. In doing so, one thing is clear to me. She is trying to influence my decision and trying hard to persuade me to her direction. But I am not like here, not even close. Alam niyo na. I did not read her separate opinion as I do not want my judgment to be influenced by her opinion nor other people's opinion. And this is also the same reason why I don't watch my fellow commentators. Kasi ayoko yung, ay parang kinopia mo lang yan kay ganito. Ayoko ng ganun. That's why I don't watch them. Manunood ako pag malapit nang matapos si Jared. Titignan ko pa kung ano yung kanyang topic. Nagtatanong lang ako, meron ba siyang ano? Oh. Kasi pag nandun kami naman din sa GC, kanya-kanya rin kaming opinion. Ito pa. With all due respect, the unavailability of the resolution after 12 days when the last pleading was forwarded to our office is not undue delay. If there is really a delay, it was the setting of the case for preliminary conference. The preliminary conference could have been set on an earlier date, but the same could not be done to accommodate the presiding commissioner's caprices. Bakit naman? Kaya ikaw pala Commissioner Guanzon ang dahilan? Mga kapritsyo mo daw. Kaya pala naman nagka-delay-delay yung preliminary conference. Okay, sabi niya, but the same could not be done to accommodate the presiding commissioner's caprices. Bayan, caprice. So, ewan. Basalam ko, kapritsyo sa Tagalog. The schedule of the proceeding was adjusted in time for her arrival in Manila. Aba naman, mukhang namasyal. Asa naman kaya ito nagpupunta si Commissioner? Ito pa. Her arrival in Manila because she wanted to personally take part in the proceeding and that it be broadcasted live on Facebook. So, nga naman, sa lahat naman ng mga proceedings dyan, etong si Commissioner Guanzon lang ang nagla-live dyan sa Facebook. Commissioner, may tanong lang ako. Kayo ba'y may pangarap maging vlogger? Nagtatanong lang naman. Diba? Why not? Okay, sigurado maraming manunood sa'yo at marami dyan ay paliliguan ka ng mura. Eto, what really happened here is undue rush. I have been bombarded with so many texts and Viber messages on when the resolution will be out every single day since the Marcos case was raffled to my office. Out of respect, I have been cordial and civil with Commissioner Guanzon, even accommodating her sometimes out of line messages to me. However, this past few days, I had to limit my kindness and stop entertaining her because she has taken away from me my privacy and peace. Eh, binulgar nga naman kung sino-sino sila, di ba? O, tapos parang gusto pang palitawin na sila ay nagda-delay kasi merong pinapaboran or what. Yun yung pala yung susi. Yun yung pinagtatakahan namin nila kapatid na Jemar ni Reaction TV. Ano ang dahilan bakit ka nag-live, yung unang-unang live niya? Di ba? Na pinabanggit niya yung differences between the two. Sabi ko, ako, pakiramdam ko rito kapatid, DQ rito si BBM, dami na kagalit. Sabi ko, utuin ko na lang itong mga to. Pero para sa akin, hindi siya DQ. Rowena Guanzon did this just simply to test the water. Yeah, indeed, to test the water. Pero I already said, DQ. Kaya hindi sila naglabas ng decision on that day. Pero ito nga, may mga dahilan naman pala daw. May COVID, mga ganyan. And then si Guanzon, para masiguro pala na DQ talaga si BBM, pinipressure ang kanyang mga kasamahan at ine-expose sa panganib. Alright, ito pa. Why rush when this commission decides cases on the merits and not for publicity or to accommodate and please anybody or somebody? This case should be treated as any other cases before the commission where the resolutions are carefully studied, reviewed, and thought of. I reiterated that in resolving the Marcos case, my office is well within the timelines and well within the bounds of the rules
Yan, the period of 15 days given to the ponencia to draft a resolution is applicable only to a single case. The same period cannot be applied to consolidated cases like the Marcos. Ito. Ayan ha, yung 15 days pang single case. Kasi naman, ang hirap kayang magsulat niyan. Ilan yan? Di ba? Yung draft resolution ninyo. Eh lahat yan, kukunin mo yung mga pinagsusulat na kwento at, ng mga kasamahan mo. O, yung iba nga, ang binabasa na lang yung dispositive portion para makakuha na ng idea na, ah, si Commissioner Ek-Ek pala, guilty. Ah, si Commissioner ano pala, guilty rin. Oy, sige, ganito pala, hindi pala, yung ganon. Diba? Hindi na tinitignan din. Dahil same facts din naman yung mga pinatitignan ninyo. Kanya-kanya lang kayong appreciation. Okay, sabi niya, hence, there is still reasonable time for my office to draft or to craft an impartial resolution of a complex and highly rated case. Alright, so ito, this is very understandable. Ilang kaso ito, kung nagkakamali, apat ano, pinaghalo-halo na rito. Oh. On a final note, Chair, as a commissioner, I requested that the appearance of Commissioner Guanzon before various media outlets and in social media sites be reviewed. Her excitement and eagerness have taken over her that she maybe have forgotten the sub judice rule. Also, please take into consideration that Commissioner Guanzon with pleasure and agitation disclosed to the public that I am the ponente of the Marcos case, which is incorrect po mga kababayan. Hindi dapat sinasabi yan ng agad-agaran. Diyos ko, ang kaso po nananatiling pending. At hindi po dapat dinadivulge ito. Ito, napilitan na si Ferolino ba? Dahil inunahan na siya eh. Masama na ang kalagayan niya sa publiko eh. Ang gusto ko kasi, ito ang basa ko rito mga kababayan ha. Just give me a few minutes. Basa ko ho rito. Gusto niya mag-inhibit na lang si Ferolino. Okay? At makakuha ng isang ng ibang commissioner na pwedeng humawak dito. Coming from the second division, diba? O kaya kung sino pa yung iba na papaalis na rin. Yung kanya posibleng eh, mai-impluwensya siya. Yan. Yan ang isang nakikita ko rito. Na kahit na magtagal, kasi nga bago lang yun, pumalit dun sa dito, eh masusulsulan niya na hindi, meron naman na mga pinag-usapan dito, ganyan-ganyan. This is my opinion, blah, blah, blah. At mabilis daw siyang magsulat, kaya in 3 days natapos niya. O baka gawin niya, siya na rin ang magsusulat para sa bagong commissioner. In case na mapabitaw ito si Ferolino. Eh kaso matapang eh. Di ba? Ilang araw hindi umiimik. O ngayon, bigla nag... Eh ngayon, umimik na. O kahapon, umimik na. Di ba? Binabantaan niya pa kasi na eh, yung politikong ganito, ganyan ng Monday. Pero nililinis niya. Ano, hindi si Aimee yung, ano, yung kumakausap dito, pumipressure. Ako nga, palagay ko si Bongo eh. Ito, sabi. Chair, while I acknowledge the necessity to release the resolution sooner, I believe that it is the soundness and the importance of the disposition that is of greater importance. Rest assured that in crafting the resolution, my office is doing its best to that so that the commission will not be placed in a bad light and will be given the respect it deserves. Respectfully, Aimee Ferolino, Commissioner. Okay. Maliwanag, di ba? Okay, so yun. Isiniwalat na dyan ni Ferolino kung ano yung mga nangyari. Di ba? Sino-sino yung mga ano dyan? Sino-sino yung mga... Ano yung mga kabulastugan ni Guanzon? Okay, so ito, bakit?